Magandang umaga sa inyong lahat. Itong pinagdaanan natin ay napakahirap para sa ating mga kapatid. Kaya kahit pa paano, nakatulong naman ang ibang mga kababayan natin, mga Pilipino sa ibang lugar. At dito natin nalaman, marami nagmamahal sa atin. At marami pa rin mga makatao. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pati ba naman kumpare namin, naloko. Nag-donate ng 30 units. Ilan lang ang lumabas. Ngayon, iimbestigahan namin. Ang hirap niya, merong ibang umaako na sa kanila galing. Pagpasensya na po ako. Pero dito sa investigasyon namin, hindi makatarungan kasi masakit para sa akin. Sa ganitong kalamidad, mayroong pang ganong mga kilos. May ganong diskarte. Na napakasakit para sa isang ina na mismong mga anak mo pagdadamutan. May nanggugoyo pa. Ano kaya kung ang kabaitan ng pamilya namin tigil namin at hindi na ako mag-aabono hanggat wala pang nilalabas ang gobyerno. Buti na lang nung unang linggo, mabait tayo. Abono lang. Importante mapakain mga tao. At napakabuti ng mga ibang mga Pilipino na hindi pa taga rito sa atin na tumulong sa atin. Kung hindi dahil sa mga donasyon nila, malamang mas malaki ang aabonohan ko. Isang linggo pa lumipas bago pa naihanda yung cheque na pipirmahan ko dated a week before para makapaglabas lang ang gobyerno. It takes that long. So abono ako. Hindi ko sisingilin. Pero sinasabi nila, i-reimburse ko daw. Ako bakit? Sandali lang. Ang importante sa akin, walang nagutom. Sobra-sobra ang tulong na natanggap natin kasi ganun nila tayo kamahal. Hindi pa ba sapat? Sarili kong ama na naglingkod dito sa bayan. Tapos may ganun. Itutuloy ko lang yung pangako niya, mga proyekto niya. Putang ina, 7 buwan na. Ni isang proyekto ng tatay ko at yung mga pinangako kong proyekto, walang lumabas. May mga lumabas, mga proyekto-proyekto ng mga sinundan ko. Tinuloy ko kasi inaabangan ng tao. I will not take credit for that kahit yun ay proyekto nila. Tinuloy ko pa rin. Hinihintay kasi ng tao. SP. My God. I've waited. Pinagbigyan ko kayo, hindi ako nakialam sa inyo. Huwag yun ang ipitin yung mga proyekto ng daddy ko at saka yun sa akin. This year, I want it out. I'm giving you 3 months to fulfill that 100%. If you don't, I will investigate. Kaya mga kababayan, pagka iniisa sa mga pinangako ko sa inyo ay hindi lumabas at naibigay sa inyo, tuluhin kayo sa SP. Ang daming naipit na proyekto. December, dapat may 2 lumabas. May pondo na. Ang ating
ating senyas, yung 911 natin, dapat nasimula na. Yung disaster manuals na dapat distributed sa buong bayan, dapat na ibigay na, December pa lang. I was anticipating for the worst, at least dapat prepare tayo. E di sana, hindi tayo lahat hirap. Ang dami ko nang ginawa na paraan na pakikisama. Ano kayang mangyayari kung simula ngayong araw na to, pamilya namin, hindi na kami maglalabas ng pera pang abono sa mga proyekto? Anong mangyayari sa Tanawan? Hanggang ngayon ba naman? Meron dyan mga mukhang pera! May 100,000 ako dito. Ano kaya ang lasa ng pera? Baryahin ko kaya ito ng tigpipiso? Ayokong tingnan yung tao na yon, yung isang tao na yon. Dahil ayokong pumikit ng mukha niya, nakikita ko. Kapal ng mukha. I would like to extend my sympathies to those who has lost family members during our disasters, during this calamity. Not because of the ashfall, not because of the volcano eruption, but due to natural causes. Nagpapasalamat ako dun sa mga volunteers. Siyempre, yung mga social workers natin, puyat na, gutom pa, lipas na, gutom. Tapos, binabato pa ng tsinelas. Ang swerte ng mga evacuees, mas mahaba oras ng tinulog nila kaysa sa akin at saka sa mga social workers at mga volunteers. Ako nga eh, maswerte na ako, nakakain ako ng isang plato, isang tinapay sa isang araw during this calamity. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain hanggat hindi ko natatapos yung kailangan kong gawin. Paano pa yung mga social workers na continuous na naninilbihan sa mga kapatid natin? Wag lang sila magutom. Puyat na sila. Pagod na. Sinisiraan pa ng mga bashers natin because they have political agenda. Meron pa dyan aarte. Kunwari, akala mo taga-Tanawan eh, hindi naman. Papasukin pa tayo ng mga sindikato na kung saan evacuation centers natin pupunta sila, namimili pa sila ng mga goods. Pag maganda yung relief good na ibibigay, kukuha sila. May mga spotter sila. They are under investigation. Tangina. Kapal ng mukha. Buha ka na bitch na mga yon. Hindi na makatarungan. Hindi ka na take advantage of us Tanawenos. Ha? Papayag ba kayo? Payag ba kayong ginaganon lang tayo ng mga taong yon? Mga sindikato? Nagpakahirap na tayo para ibigay sa kanila ang mga needs nila. Mayroong mga tao na hindi lang nakakaintindi. Pagpasensya natin sila. Ang nakakainis, nakakaintindi, gumagawa pa ng katarantaduhan sa dito sa atin. Mayroong pagkapwa tanawin nyo. Napakahirap na makita ko yun. Hanggang ngayon, may mga iniimbestigahan pa kami. Kasi may mga donations pinarating yung kumpare namin. May lumabas, pero hindi lahat.
ayoko talaga siyang tingnan. Ayun. Hindi pa lifted na tayo ay under the state of calamity. Tuloy pa rin po ang gagawin kong pagtulong. Because I feel and I think it is the best way that I can help, with or without your help. Yung mga tao na lang na marunong magmahal sa kapwa, tulungan niyo na lang ako. I will not ask anyone to help me, but I will await those who are going to be willing out of their own initiative to actually act and help. Marami ako nakita na napakabuting mga tao. Kahit this oras na ng gabi, umaga, madaling araw, nandyan pa rin. Yung iba talagang pagod na, lipas din ang pagkain eh. Tulong pa rin. Social workers, I give credit to you. You are the heroes of Tanawan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, the Honorable Mary Angeline Ison Halili. Announcement po para po sa lahat ng mga department heads at chiefs of offices. Meron po kayong pagpupulong ngayon today with City Admin ngayon pong araw, January 27, 2020 sa Mayor's Theater Room ngayon pong alas 9 ng umaga. At dito na po nagtatapos ang ating flag raising ceremony. Maraming salamat, magandang umaga, and God bless us all po.